Ayan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga ka-techno. Welcome back again to our channel. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong video sa araw na ito, no? So, meron po tayong bagong video mga ka-tech. Bali yung topic natin ngayon ay makikita nyo ulit sa ating thumbnails, no? So, bago po tayo mag-proceed ay huwag natin kalimutan yung shoutout sa mga napaplex or napapromote sa kanilang mga channel at mga bagong kaibigan natin na at mga masulid na mga taga-subaybay, no? Mga kaibigan natin, mga tech vlogger. So, shoutout kay Opilia Kasia, Herna Electronics ng Pangasinan, shoutout sa iyo bro. Staying Humble from Laguna, shoutout. Mr. Nas 0910 from Zambales, freelance technician, shoutout. Edwin Ayagtek from Daguhoy, Bohol, shoutout sa iyo bro. Oy, kaprobinsya ko to at ito si Edwin Ayagtek mga katek, ay meron ditong channel, no? Sana isuportahan natin, magawa dito ng mga video about electronics tutorial rin tulad natin, so suportahan natin mga katek. Shoutout din kay DIYers Tech, my channel, sana isuportahan din natin, no? Sa aking kaibigan na si Kyle Aaron Calapano, shoutout. Vince Tech, my channel, sana isuportahan din natin. Juju Tech, my channel, suportahan natin, no? RC Tech Lerigo, kaibigan natin, my channel, sana isuportahan din natin. Rap Tech, kaibigan natin, shoutout sa iyo bro. Nas Technician Life, bagong kaibigan natin at my channel, sana isuportahan din natin. Shoutout din sa aking kaibigan, no, si Alvin Atilano, shoutout sa iyo bro. At kay Aber Gonzado Alberto or Albert Aber, shoutout sa iyo bro. At sa aking malupit na kaibigan tip vlogger, no, kay Papatistan TV, shoutout. Conpaker 23, shoutout. Joy Masoy TV and Fix and Review. So sa mga gusto pa lang makaka-shoutout mga katek ay wag, free po kayo mag-commento sa ating comment section para ma-flex natin at promote natin yung mga channel kung may channel kayo para sabay-sabay tayo maangat mga katek. At sa mga kaibigan ko doon, sa mga kagrupo ko, no, sa electronics technician, shoutout sa inyong lahat. At sanay yung video natin mga katek ay sanay kapulutan yun ng kunting aral, no, at kaalaman. So ayan, samahan nyo ako at simulan natin to. Shoutout Pinyo Tech. Yun. So ito yung unit natin na gagawin mga katek, no. So ito isang LG. So LG 32 inch LED TV. Saksak natin para makita natin yung problema, no? Yan. Saksak natin. Yun. Ayun. So, ayun yung problema nito mga katek. So, kung mapansin natin mga katek, ito bluish na siya. So, it means yung problema nito, backlight na sa backlight, no? Pero, hindi naman yung gitna, okay pa naman. So, talaga yung problema or inireklamo talaga na mayari, ito, wala naman siyang sinabi na ito, no, yung bluish na display dito banda. Ayan, dito sa magkabilang gilid, wala naman siyang sinabi na ito yung problema. Pero yung problema talaga niya, ayan, yung freezing display. Nagpi-freeze yung kanyang display, ayan. Ayan mga kateko, mga pansin nyo. Hindi nagtutuloy yung kanyang raster, no. Mihinto-hinto siya. So, freezing display yung tawag dito, no. So ito yung subukan natin gawin. Try lang natin na gawin mga katek, baka sakaling magawa natin. Try lang natin. So ito, bubuksan ko muna ito mga katek para makita natin yung loob. And balik tayo pag nabuksan natin ito, no? Ipopost natin ito. Yan, so nabuksan natin ito mga katek, no? Pero mahirap din pala buksan itong ganitong klaseng unit, no? Itong model. Medyo nahirapan din tayo, no? So ito mga katek, yung model nito ay LG32LH518A. So ito ginawa na ngayon, ginawa na pala to ng ibang shop mga katek, no? Tapos sabi na may-ari, iwan ko lang kung nabuksan ba or na-repair ba, pero sabi na may-ari kinuha nila kasi ang tagal na daw, tapos hindi pa daw naayos. So yun ang sabi na may-ari. Ito makikita naman natin na galing to sa ibang shop, no? Pero ito subukan lang natin gawin, baka sakaling ma-remedyuhan natin, no? So ibabalik muna natin tong ating, yan lang muna yung ating cover, no. So ito na siya. Ano ba naman yan? Sandali lang mga katik, nagkukulukul yung ating nga ano dito. So yan, so kung mapansin natin mga katik, yan, nung binuksan ko to kanina, meron na tayong
nakitang mga gasgas dyan dun sa kanya mga gilid-gilid, no. Hindi po ako ang gumawa niyan. Dinagdagan ko lang yung gasgas, no, kasi binuksan natin, medyo mahirap rin. So nabuksan natin siguro to nung dun sa ibang shop, no. Pero iwan ko lang kung anong ginawa nila dito, pero kung mapapansin natin, wala naman silang masyadong ginala dito, mga kate, kasi intact pa naman kung mapansin natin dito. Ayan, okay pa naman yung kanyang mga board dito, wala pa namang gasgas. Ayan, so ito yung subukan natin gawin ngayon, mga kate. Sana'y magawa natin ng sana'y marimedyuhan natin, no. So tingnan natin ulit yung problema nito. Yun, press na, napipress talaga yung kanyang display, no. Yan. So first step natin gawin, mga kate, ay mag voltage checking tayo para malaman natin kung may nawala bang voltahe or ano yung mga presence na voltahe, may kulang ba or wala, or kompleto ba o hindi. Ayan. So yung negative test spread natin ay lagay natin dito sa ating body ground. Ayan. May gamay nyo. So ayan, nakaset tayo ng bagay sa light pa naman to. Ayan. So nakaset tayo ng DC. So check natin muna, no, kasi ito standard repair, mga katek, eh kailangan natin mag voltage checking. So voltage checking dito muna tayo sa kanyang BIN na supply na 12 volts. Ayan, meron siyang 11.9, so good. Open nga natin yung ating flashlight para makita natin yung mga pin nito. So ano pa bang, ayan, VCC, check natin yan, VCC 3.3, yun, good. Tapos next yung to HE, ano ba itong naglulok ko naman itong ating body ground, HABDD, HBDD, check natin ngayon yan, print natin yan siyang, ayan, 7 volts, so good. Yan. Tapos next nating ito yung kanyang BDD na 16 to 17 volts, no, 15. Ayun, meron naman siyang 15 volts, so good. Tapos yung ating VGH, yan, VGH na linya. Yan, check natin to. Meron siyang 26, so good. So ito naman yung kanyang VGL. Check natin. VGL negative 4.9, so negative 5. Turn off na natin. So ano pa bang mga voltaheng kailangan natin i-check nito, mga katek, no? Halos kumpleto naman. So check natin tong kanyang ito, yung mga label dito, yung kanyang BCOM. Ito yung kanyang BCOM, mga katek. BCOM at saka BCOM feedback. So ito yung kanyang BCOM. Yan, meron siyang 6 volts, so good naman. Tapos yung kanyang at even, no, even at saka yung kanyang add. So ito yung BGH even at BGH add. sa mga ibang board meron nilagay na BGH E, BGH O, so yun yung meaning na even at saka add. Meron naman nilagay doon na ito, katulad nito, even at add lang. So yan, mga katekno, iba't iba yung nilagay pero same lang din ng mga voltahe at saka meaning. So yun, so check natin yung kanyang even, yung even dito, which is, so ito yung kanyang even. So ito yung mga kanyang swapping voltage. So sa ibang board ang tawag nito ay nilagay LC1, LC2. So dito naman even add, at sa iba naman VGHR, VGHO at saka VGHE, yun. So ito naman yung kanyang kabila, yung add na swapping voltage. Yan, nagni-negative siya, tapos nag-BGL, tapos nag-BGH, BGL ulit, tapos BGH, yun. So dalawa tong swapping voltage ito. So ito yung LC1, LC2, no, swapping voltage, ayan, nag-BGL, tapos nag-BGH siya. Ayan, so ito yung kanyang, itong BGH, ayan mga kate, kung mapansin, yung BGHF at saka BGHR, itong BGHF, yung voltahe nito ay yung voltahe ng BGL, negative 4. Yan, point natin. So ayan, negative 4.9. Tsaka yung kanyang BGHR na BGL, BGH voltage, so 26. Yan. So
Good naman mga ka-Tekno yung mga boltahe nito. Okay naman, wala naman tayong nakitang problema or nawala or kulang. So yung SDE natin, check natin, meron tong 3.3.3, yan good naman. Tapos yung scroll, ECL, ECL, so 3.3. Good naman, to 12 volts supply, yan meron naman 11.9. So ibang kulang nito mga ka-Tek. So ayun mga ka-Tek, no, subukan lang natin mga ka-Tek itong gagawin natin ngayon. Alam ko naman ay sigurado hindi naman yung tikon yung problema nito, no, kasi buo yun naman yung mga voltahe, wala namang kulang. So for sure nasa mga 80% yung panel yung problema nito, pero try lang natin mga ka-Tek, no. Try natin palitan kasi meron naman akong naka-spare dito, tikon. Yan. To galing to sa debunt na unit eh. Panel yung problema nito, pero same lang sila ng board, no, ng LG, yung tikon ang ginamit dito. So iso-swap natin to mga ka-Tek. Try natin tapos testing tayo, no. Try lang natin to mga ka-Tek, no, baka sakali. To. Tingnan niyo yung meron ako nilagay nito eh. Yan, second hand. So to yung ipapalit natin, try natin ipapalit. Tapos yung ureg naman ayan, binagyan natin ng OR, so it means original. So post muna natin to mga ka-Tek. Ipapalit ko muna to dito, tapos check tayo, tapos balik tayo, no. So post muna tayo. So yan, balik tayo mga ka-Tek. So ito, napalitan na natin, no. Ito na yung second hand. Ayan, tandaan nyo mga ka-Tek na yung ginilagay natin na label, ito yung second hand. So ito yung original. Ayan, may nakalagay naman, no. Ayan, OR. So para walang daya mga ka-Tek, pakita natin para walang daya, no. So ito, lagay muna natin dyan. Tapos testing tayo ulit kung may pagbabago ba. Try natin. Subok lang naman to. Nabubulol naman tayo, ano ba naman yan. So saksak natin. Tingnan natin dito sa screen. Yun. Ayun mga ka-Tek, ganun pa rin. So yun mga ka-Tek, no. Kahit na napalitan ng bagong tikon eh, ganun pa rin yung problema. So it means nasa panel na talaga yung problema nito mga ka-Tek. So good yung ating tikon. Itaw nyo. So try natin itong ibalik lang muna natin yung original nito mga ka-Tek. Yan, babalik na natin dito. Tapos tanggalin natin yung tinanggal natin kasi okay naman yung yung tikon, no. So na prove natin na good yung tikon. So dito na tayo talaga yung problema sa panel. So ito yung subukan natin gawin. So balik tayo mga ka-Tek, pabalik muna yon, papalit muna natin, tapos balik tayo mamaya ulit. So yan mga ka-Tek, no, naibalik na natin yung original nya. Ayan na siya. So yung pinalit natin nandun na. So lagay lang natin dito, no. Yan. So wala tayong nakitang pababago mga ka-Tek, no, nung pinalitin natin ng tikon. So meron po tayong option. Meron po tayong gagawin dito, no. So ito, naka-experience na pala ko ng ganitong problema mga ka-Tek nung hindi pa ako nagsimula sa YouTube or pag-vlog, no. Pero hindi ko na-videohan kasi hindi pa nga ako nag-YouTube doon sa panahon na yon. So ito, sundan lang natin yung ginawa ko noon dati. Kasi yung natutunan ko dati, nakita ko yun sa kaibigan kong Itik, no. Kasi nanonood din ako ng mga video doon sa mga kaibigan nating Itik. At may mga totoo namang video at meron namang hindi, no, mga clickbait. So in-apply ko nung yung nakita natin na video dun sa ating kaibigang Itik, gumana naman. So ito yung susundan, yun ang susundan natin sa video na ito. Pero marami namang gumawa sa mga ganitong klaseng problema mga ka-Tek. Meron naman tayong mga kaibigan na mga tech vlogger, no, na gumagawa na din ng ganitong mga problema or ganitong tutorial. So kung napanood niyo yung kanila, sana'y panoorin niyo yung akin mga ka-Tek, no. Sana'y para dagdag kaalaman na rin. So ito, kasi yung ganitong ganung mga problema nasa level shifter na nyo, na level shifter na problema yung swapping voltage. So ito, try natin tong ikat mga ka-Tek. Tong ikat natin yung kanyang ito, even at saka add, yung BGH even at saka BGH add, no. Try lang natin na ikat kasi minsan naman gumagana ng ganitong mga technique, no, minsan naman hindi. So try lang natin, subukan lang natin mga ka-Tek. So ito, cut natin tong sana makita, no, ang bigat pa naman nating cellphone. Yan. Yung even at saka yung add. So nasa na banda yung ating even to. So ito yung BCOM BST reset tapos BST. So ito yung ating, kung dalawang to, ito yung ating add at saka even.
So ikat-cut lang natin ito mga katek. Napanghirap pa na mag-ikat. Ano ba naman ito? Hindi mo nakita. So ayan o. So cut natin yan. Tapos ito pang isa. Yan. Yan, cut na siguro yan mga katek, no? So, yan. So, nung nakat na natin yan, try natin isaksak mga katek. Try natin kung meron bang pagbabago tayong makita dito sa ating panel. Siguro nakat naman siguro yun kasi matulis naman yung ating yung ating cutter. So, saksak natin. Tapos, tingnan natin dito sa screen. Ayun, mga katek, lalong lumala. Ano ba naman yan? So, hindi natin nakuha sa ganung paraan mga katek, proceed na tayo sa ating next option, no? Hindi naman gumana yung ating pagkat sa ating LC1 at saka even at saka add. So, meron lang tayong gagawin dito mga katek. Next step natin, kasi hindi natin nadali doon sa ganung paraan. So, ipapost ko muna mga katek, tapos yung papakita ko na lang pag natapos na natin yung ating ginawa, no? Kasi iti-check ko muna yan kung talagang wala na bang connection. So, ganito lang naman kasimple yung mga katek eh. Titistira lang natin para masiguro, no, kung naputol naman talaga yung linya. So, ayan. Ibilis na lang natin to. Yan, check natin yung kanyang even at saka add. Kung ayun, yan, it means na naputol na talaga natin yung linya mga katek, kasi hindi na siya nag-swapping voltage, no? Hindi na siya nagbabago, BGL at saka BGL. So steady na siya na BGL negative. So ito naman yung kanyang add. So ayan, negative 3.2. So it means naputol na, no, yung ating linya. So post tayo mga katek at papakita ko na lang yung matapos natin gawin yung ating pangalawang option, no? So, post muna natin to. So, yan. Balik na tayo mga katek, no? Ito na yung second option na ginawa natin mga katek. Ayan. Kasi nung kasi pinutol natin yung linya ng BGH even at saka add, lalong lumala yung display. So, ayan. Yung ginawa natin, ito. Yung bali yung papuntang panel na, kasi nakakat naman yung ating linya dito, no, yung even sa card. Ayan, dito ako makita nyo mga katek, nakita ba? Ayan ito, hindi man makita, nabablar siya pag lalong ilalapit, no. Ito, tutok lang natin, no. Ito yung even. Tandaan nyo mga katek na yung even ay nakakonekta sa BGL, so sa negative 5 natin to. Tapos yung add naman, ayan, ito lang linya ng add yan. Sana makita, no? Hindi na makita yan. Nag-blurred pa. So, ito yung add. Kasi ito yung even. Ito yung add. Yung add naman na nakakonekta doon sa ating BGH na 26 volts. So, nag-bypass tayo ng voltahe na steady na 26 volts yung BGH line papuntang top board at saka panel. At kinat natin yung nanggaling dito sa kanyang tikon. So, ito naman yung even natin. Negative 5.4.9. So ito naman nilagay natin sa even. So naging steady na yung kanyang negative 4.9 volts, no? Hindi na siya nagsuswapping voltage. So ayan. So testing na natin ito mga katek. Basta tandaan nyo mga katek, no? Bulagay ko yan sa screen yung para may reference kayo. Yung BGL ay dun sa BGH even, tapos yung BGH dun sa BGH add. Yan, so testing na natin to. Saksak natin mga katek. Tapos antayin natin mag, ayun, gumana na yung backlight. So angat natin para makita natin yung display. Yan. So ayun mga katek. Ayun, oh, gumana yung ginawa natin mga katek, no? Ayan, hindi na siya nag-freezing display. Steady na ang kanyang raster. So,
nadali natin doon sa bypass mga katek, yung swapping voltage, nag-bypass tayo ng steady voltage, no? Yan, pero yung bluish na display niya mga katek, sa backlight yan, antayin lang muna natin yung may-ari kung pati yan ay papareper niya, no? Kasi yung problema, nireklamo na may-ari yung freezing display. So, yan. So, sana malagyan ito ng signal, no? So, ayun mga katek. Patatagalin natin ng konti. Baka bumalik eh. So, ayun mga katek. Hindi na siya bumalik mga katek. Good na yung kanyang display, no? Pero, may nakita tayong konting error dito sa kanyang bandang itaas. Kasi nakabaliktad to. So, ito yung try nating subukan mga katek. Kung madadali pa ba natin to, kung makukuha natin doon sa clock, mga clock signal, no? Kasi hindi naman pwede tip method dito kasi wala siyang yung design niya, hindi siya dual flex, so hindi tayo makapag-cut doon sa left and right. Kailangan talaga natin magtanggal or mag-cut ng mga clock signal. So ito naman mga katek, sa susunod na video na natin to, para hindi natin mahanday na mahaba, no, yung ating video. So update ko na lang kayo mga katek pag natanggal natin yan. O baka naman hindi na matanggal. So subukan lang natin. So at least na solve natin yung main problem nito na freezing problem. So try lang natin subukan na maglagay ng signal nito mga katek. Lagyan natin ng signal ng USB. So ibabaliktad ko na ito mga katek. So ayan mga katek, hindi binasa yung ating flash drive, no? Yung laman natin flash drive. So ayan siya. So at least hindi na siya nagpi-flicker, nagpi-freezing display mga katek, no? May nakita tayong konting problema doon sa kaniyang bandang itaas, kasi yung dating video ko mga katek ay wala namang ganitong problema. So ito subukan naman natin ulit, no? So bumalik naman siya sa raster. So next video na lang natin to pakita mga katek, no? Dito na lang tayo, hanggang dito na lang yung ating video. At least na solve natin yung main problem talaga ng mayari. Pero yan, subukan natin gawin yan paka sakali makuha natin, update na lang natin, no? So hanggang dito lang mga katek, no? At maraming salamat sa inyong lahat, sa mga masugid at yung taga-subaybay na walang sawang suporta sa ating channel. May God be with us always. This is your service, Ryan Crosetic. Peace out.